Sa pagpapatuloy po ng ating pulso ng OFW, ang question of the week po ay, sa palagay niyo ba magtatagumpay ang peace talks ng MILF at gobyerno? At bakit? Narito ang iba pang sagot ng mga ka-FB natin. Sagot ni Nerpes Sotna Sedlav or kung babalik na rin Efren Valdecantos, hindi. Sobrang hinihingi ng MILF. Sino sila para pagbigyan sila? Sila nga hindi magkasundo. Ayusin muna nila ang kanilang hanay at saka sila humingi ng kung ano-ano. Para naman sa suking si Rolly Galvez, imposibleng magkatotoo yan dahil walang sincerity from both sides. Di papayag ang military na mawalang silbi sila at maputol ang budget nila pag nawala ang security threat. Nagbabago din sila ng rules at mismo member ng negotiating team sa middle ng negotiations. Ang kabila naman palaging may breakaway faction. Dati sa MNLF, humiwalay ang isang faction na naging MILF. Ngayon naman humiwala yung grupo ni Umbra Kato. Wala nang katapusan yan. Paniwala naman ni Noel Ayala, magkakaroon ng kapayapaan kung may bibigay ang kanilang hilig. Wala naman siguro masama na maging substate ang ARMM dahil hangad lang nila ang kaunlaran at kapayapaan. At sa palagay ko ay mas mainam na magkasundo na para sa mga tao na naninirahan sa mga lugar na yun. Sabi naman ng isa pa nating suking, si Jerry Signe, pwedeng magtatagumpay kung peace talks lang ang pag-uusapan. Pero kung ang gusto ng MILF na ipilit ang kanilang gusto na ihiwalay ang pamumuno nila sa Mindanao, napakalabo niyan, isang malaking suntok sa buwan dahil sila ay isa lamang sa mga grupong minoryang mamamayan sa Mindanao. Naniniwala naman si Palad Mario na positive if both sides will be sincere. Pero kung hindi, sayang lang ang pag-uusap ng gobyerno at MILF. Panibagong pag-aksaya lang ng pera at oras yan. Good day, BME. Good day din sa iyo, Mario. Paniwala naman ni James Nichols, magtatagumpayan kung magkakaroon ng win-win solution na parehong pakikinabangan ng bawat panig. Dapat konsultahin ang buong Mindanao kung papayag sila sa gusto ng iba at idaan sa referendum ang approval. Para naman kay Samia Pandapatan, provided with status of the current peace talks, my answer is a big no. Not unless the government will deal on the root causes of tomorrow's struggle. I strongly believe that the answer to the MILF demands is neither the provision of the claimed ancestral domain nor the establishment of an independent Islamic state. The Bangsamoro problems must be viewed within a comprehensive framework of development to fully understand how these development theories can work visibly on the issue of peace process. We need to understand the deepest grievances of the Filipino Muslims. At para sa darating na linggo, ang ating pong pulso ng OFW Question of the Week ay kung kayo ay papipiliin saan nyo gustong magtrabaho ang inyong anak, sa Pilipinas o sa abroad.